Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nananawagan ang Department of Agriculture sa ilang taga-food sector na huwag ituloy ang pinaplanong food holiday. Nasa gitna kasi tayo ng pandemic na dapat daw sana'y panahon ng pagtutulungan. Ayon po sa Pork Producers Federation of the Philippines, mababa pa rin ang supply ng local pork dahil bukod po sa banta ng African swine fever, marami sa kanila ang hindi na nagtuloy pa sa pagbababoy. Nagpabayaan nila ang gobyerno sa issue ng ASF, kaya bukod sa gagawing boycott sa National Food Security Summit sa May 18, pinag-iisipan na raw nilang isabay ang food holiday o tigil muna ng pagbebenta ng kanilang mga produkto. Sabi ni DA spokesman Noel Reyes sa panayam ng Super Radio DZBB, hindi nila ito kayang gawin dahil wala sa mga grupo ang may control sa daanan ng food supplies pa Metro Manila. Hinihikayat din nila ang agribusiness sector na ipagpatuloy lang ang produksyon. Sana naman ay huwag maghasik ng ganyan na threat ng ating kasama na sa pagkos eh, dapat na magtulungan tayo, di ba? Itong pandemya. Dahil sa sobrang sama ng loob ng ating mga magsasaka, nagkaroon ng idea ng food holiday kung saan hindi magbebenta ng baboy, manok, itlog, gulay, isda, bigas sa Metro Manila ang nagkakaisang magsasaka. Sana'y huwag mangyari yan dahil sana'y ngayon pala'y magising na sila. 4.5% ang naitalang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin at serbisyo nito pong Abril. Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa, kapareho yan sa March 2021 inflation. Mas mabilis naman kumpara sa naitala noong April 2020 na 2.2%. Paliwanag ni Mapa, nagkaroon ng magkakaibang paggalaw sa presyo ng ilang commodity groups nito pong Abril, kaya hindi nagbago ang inflation rate. Ang April inflation rate ay pasok sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 4.2 hanggang 5%. Bukod sa tao, pinag-aaralan na rin po ang potensyal ng anti-parasitic drug na ivermectin kontra naman sa African swine fever. Ayon po sa Department of Agriculture, bumuo na sila ng research team na mag-aaral sa ivermectin bilang gamot sa ASF. Magsasagawa rin sila ng field study na ivermectin at iba pang produkto na po pwedeng panlaban sa ASF. Ang ASF po ang sanhi ng pagkamatay ng maraming baboy sa bansa, dahilan kaya tumaas po ang presyo ng baboy sa atin. Nagresulta naman ito sa pagdeklara ng price ceiling at pagbaba ng taripa sa pag-angkat ng imported pork na higit na nakakaapekto ngayon sa ating hog industry. Makakapanayam po natin ngayon si Attorney Vic Dimagiba, ang presidente ng Laban Consumer Incorporated. Magandang tanghali po, Attorney Dimagiba. Si Rafi Tima po ito. Rafi? Opo, kasama rin po ang aking partner na si Connie Season. Yeah, welcome po morning, sa Balitang Hali. Opo. Yes, reaction nyo lamang po dun sa pinaplanong food holiday ng ilang grupo at ano kayo magiging epekto nito sa merkado sa Metro Manila? Alam niyo po, let's look at it at the big picture. No, what do I mean by that? Ang mga consumers naiipit sa continuing tug of war ni pong industriya ng baboy, ang pamahalaan sumali na rin sa mga senador at mga congressman. Ano, yung kasing panawagan ng food holiday, mag-create yan, Rapi Connie, ng reaction sa market na ang tendency niyan, mag-spike ng presyo. Eh, no? Parang stock market yan eh, mm-hmm. O Western spot market. When you make a bad statement, public statement like a food holiday, ang magiging reaction yan ng mga negosyante, yung any product that they are in possession at the moment, gagawa nila ng paraan yan nang sa ganon, tumaas ang presyo. Dahil if a holiday means hindi sila makapagbenta, mm-hmm. Di ba? Eh, meron silang daily, no, direct and indirect expenses yan eh, mga nagtitinda sa palengke, no. So they will try to cover for the number of days na they will be urged to stop. On the other hand, it's very anti-consumer. Kasi ang consumer dapat lagi nandiyan yung kanyang access eh,
sa mga pangunahing bilhin na pwede at affordable niyang bilhin at bayaran. So ang sinasabi niyo po, attorney, hindi po napapanahon itong food holiday na ito. Pero walang parang desperate. Walang kaming nakitang basis for a food holiday. Dahil ang issue naman, Rapi at Connie, na-isolate na eh. Nandun lang naman sa issue ng baboy. Yun yung manok, naka-ahon eh. No, maganda na yung presyo ng manok. 140, 150 a kilo. Mababa pa siya sa 160. Ito talagang karnelya yan po. At itong kasi nasa 360, 380 prevailing prices at government data pa yan. Pero paano kaya daw mapapakinggan pa yung hinaing nitong mga nagre-reklamo dahil parang desperate move na ho nila ito? Hindi naman una. Sinampanan nila ng accountability kay si Secretary Dal at iba pang public official sa ombudsman sa issue ng kapabayaan sa nangyari sa kanya sa industriya. So, ginawa nila yun. Pangalawa, may mga moves na magkaroon ng amendments yung masalimut na issue ng importasyon ng pork at saka yung pagbabaan ng taripa. No? Kaya alam natin yung mga congressman na senador at yung mga executive official na mag-finalize yan. Pero meantime, wag kang gamitin ang food holiday kasi hindi mga negosyante maghihirap doon natin as Tony. Ang katamaan naman yan tayo mga consumers. Sila, mahaba ang PC nila eh. Okay. I mean, they can afford not to sell, no? Or not to trade. Pero yung mga nasa market, daily ang stall payment, daily ang minimum wage earner, at tayo mga consumer, 30% of us, or more than 30%, buy our basic food daily. Bihira lang yung nag-grocery ng 2 linggo o 1 buwan. Okay. Yan lang yung aking comment dyan sa ganyang panawagan. Okay, may dagdag pa pong katanungan ng aking partner na si Connie. Good morning, Connie, attorney. Yes, opo. Alright, so ano ho ang nakikita nyo pang agarang solusyon para hindi na ho tayo humantong doon sa food holiday? Yung solusyon dyan, una, hindi nyo ba napansin, parang naglaho sa tubig yung sinasabing may mga negosyante nagsamantala eh. Mm-hmm. Sa presyo ng kanilang baboy at manok, no? Nawala ang issue. Pangalawa, yung issue ng importasyon at saka yung pagbaba ng taripa, meron na pong mga binabalangkas na solusyon dyan. So, hintayin nila yung industriya ng mga magbababoy, no? At kung yung desisyon, sumunod sila. Pangatlo, yun nga, dinimanda na nilang kalihim ng agrikultura. So, hindi pa ba sapat yung mga ginawa nila. Nang sa ganun, matuntun na naman yung kanilang sariling mga complaints, no? Na sila'y napabayaan ng gobyerno. Okay. Pero wag po tayong isasali mga consumer. Ginagamit tayo, ano, parang pain? Pain ba sa Tagalog? Ginagamit tayong bala o tayong pana, no? And then, parang gumbaga, o sige kayo, wala mabibili mga consumer, ano kayo? Parang at this time when technology is so advanced, parang baliktad yung mga ganong katwiran. I mean, pang hindi pang modern na pang civilized at okay, professional na mamamaraan. Okay, nag-uusap na rin tayo tungkol sa solusyon. Ito naman, anong naiisip yung solusyon para maibsan naman yung impact no ng ASF sa supply ng baboy? Alam mo ba, nung unang pinag-uusapan niya sa isang forum, yung forum ng mga stakeholder. Ako mismo nagtanong doon sa doktor ng agriculture. Sabi ko, mabuti pa ito kung COVID-19. In less than a year, ang daming vaccine na na-develop. Ito bang ASF? Unang vaccine, ang sagot sa akin doon. But two months ago, wala daw. No? So sabi sa akin, ano yun eh, parang, hello, ASF, walang vaccine. Eh, yung pala, sa ibang bansa. Vietnam, meron na. Oh. Thailand, meron na. Eh, pati hindi tayo bumili doon. And then, kung ano ba isa trial natin dito. Yung sa ivermectin nga daw, susubukan, hindi ba? Alam mo, ayokong mag-comment dyan sa ivermectin kasi very, very much grabe ang social media social media information ng ivermectin, hindi mo alam kung anong medically appropriate.
at hindi medically appropriate. Okay. So wala akong comment dyan. Sabi may sa akin lang, kung meron ng vaccine sa ASEAN country, opo, on ASF, hindi pa. ASEAN yun eh. Meron tayong regional cooperation. Doon na lang bumili. Alright, marami pong salamat, attorney, sa inyo pong binigay sa good aming oras. Good morning sa inyo dalawa. Yan naman po si Attorney Vic Dimagiba ng Laban Consumer Incorporated. Bumababa man ang naitatalang bagong COVID-19 cases sa Metro Manila, punuan pa rin ang mga ospital gaya ng Philippine General Hospital. Balita hatid ni Dano Tingkungko. Mahigit isang buwan na mula nang maghigpit ang NCR Plus para makontrol ang pagdami ng kaso ng COVID-19 at lumuwag ang mga ospital. Isa sa mga nakaramdam ng buhos ng pasyente ang Philippine General Hospital na isang COVID referral hospital. Kumpara noon, may pagbabago naman ayon sa tagapagsalita ng PGH na si Dr. Jonas Del Rosario. Pero hindi pa talaga consistently trending downward. Medyo pababa na pero hindi pa namin talaga damang-dama na malaki yung pagbabago. Mahigit 90% pa rin okupado ang kanilang COVID-dedicated beds. Puno pa rin ang ICU at ER. Nasa 80 pasyente ang naka-waitlist sa charity ward. Pero napapansin din nilang bumababa ang porsyento ng COVID patients sa kanilang ER. If it consistently goes down to the level maybe 2,000 a day, then I think we can ease up on the quarantine protocol na baka GCQ na. But having said that, I think we still have to base it on what's going on, yung numero. Kung patuloy naman po na bumababa, siguro merong reason, no? But it has to be calibrated because sayang naman po kung sumipa ulit, kung prematurely na mailift yung quarantine. Sa datos ng DOH, mahigit 5,000 ang bagong kaso ngayon na kamababa sa loob ng isa't kalahating buwan. Pero ayon din sa DOH, mababa ang bilang dahil 21 lab ang hindi nagsumite ng datos nitong linggo. Malayo rin ang kasalukuyang datos sa 1,665 average daily new cases noong Enero. Sa Metro Manila, mahigit 2,400 ang mga bagong kaso kahapon. Sobra pa rin sa 2,000 kaso na ayon sa Okta Research ay dapat maabot para kayanin ng healthcare system. Anything over 2,000 cases, ma-overwhelm po yung atin hospital system. Sa gitna nito, sabi ng Pangulo, compared with other countries, which is not really the time to make comparisons, but we're doing good in the fight against COVID, and Secretary Duque is the hero there. Pahayag na inalmahan ng ilang senador, mga frontliner anila ang mga tunay na bayani. Gaya ng mga healthcare worker na humaharap araw-araw sa banta ng pandemic at nagpapalakas sa loob ng pasyenteng naikipaglaban para sa kanilang buhay. Medyo mahirap, sir. Baga, kahit pa paano na na-attach ka dun sa pasyente, naalagaan mo siya, nabantayan mo siya. Mababa rin naman sila sa auto kasi contractual lang din ako sa DOH, ma'am. Pero, yun nga, kasi pag masaya ka dun sa ginagawa mo, pinupusuan mo, binibigyan mo ng commitment, binibigyan mo ng passion, kahit alam mong napapagod ka, is medyo nawawala rin. I appreciate wholeheartedly what the president said. The heroes are our frontline workers, our medical frontliners, our economic frontliners, kagaya ng sinabi ko. Dano Tingkungko, GMA News. May emergency use authorization na po mula sa Food and Drug Administration ang COVID-19 vaccine ng Moderna. Sabi ng vaccine czar, inaasahan ang initial 200,000 doses nito sa Hunyo, dagdag para matugunan ang problema sa supply ng bakuna sa bansa. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ang Navota City halimbawa, ang natitirang doses para na lang sa 883 katao na kaya nilang turukan. Umaasa raw silang mabibigyang muli sila ng supply ng bakuna. Yung pace na ginagawa natin is depende sa dating ng bakuna, di ba? So, kung dadaming dadating ng bakuna, pwede tayong mag-increase ng vaccination size. Ang Quezon City rin, patuloy lang sa second dose ng CoronaVac dahil pinaglaanan daw talaga nila ito ng bakuna. Ilan nga sa fully vaccinated na ang nakahinga na ng maluwag.
medyo nakaka-relieve ngayon kasi alam namin na protected na kami. Magpabakuna tayo, guys. You know why? It's not just for us. It's for the people around us, especially yung mga loved ones natin. Instead of like getting the COVID na magkakaroon ka ng severe effect, sa'yo mild na lang. Pero ang problema, yung bakuna para sa first dose, paubos na. Nasa 7,900 katao na lang daw ang mababakunahan nila. What we did is, spread out muna namin siya in different sites that we are studying as pilot sites. Habang limitado ang bakuna, nagbubukas daw ang Quezon City LGU ng iba pang vaccination sites gaya ng dalawang mall at maging ang Ateneo de Manila University. Bukod dyan, nagbabakuna rin daw sila sa mga subdivision at meron ding apat na bus na nag-iikot para magbakuna. Ito raw ay para mailapit ang bakuna sa tao. 7 or 8 sites that's ready to be operational. Hindi namin ma-operate dahil wala nga kaming bakuna. Uh-uh. So selected areas muna. Nagbakuna rin sa gym ng UP Diliman kasama mga empleyado ng universidad. We noticed na medyo mga may dead air, may dead time. So we noticed that we could increase the capacity. So ngayon, tinatry namin 200, kaya talagang i-double. Sandra Aguinaldo, GMA News. Hindi muna tatanggap ng admission ang Tan Tock Seng Hospital sa Singapore. Isang Pinay health worker kasi na naka-assign sa general ward ng naturang ospital ang nagka-COVID. Fully vaccinated na po siya kontra COVID. Nasa 35 na ang nahawa sa ospital. Sa Facebook post ng ospital, pinayuhan nila ang nangangailangan ng urgent care na sa healthcare facility pumunta. 12 ospital naman doon ang hindi tatanggap ng bisita na galing sa Tan Tock Seng Hospital. Maghihigpit din ulit ang Singapore sa safety protocols matapos magtala ng pagtaas ng locally acquired cases ng mga coronavirus variant. Kabilang dyan ang variant na unang na-detect sa India. Dito naman sa Pilipinas, bumabaman ang bilang ng COVID cases sa Metro Manila. Nakitaan naman ang pagtaas ng kaso sa ilang probinsya. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Sa Zamboanga City, nakaabot man sa ikatlong ospital, hindi na napagaling ang isang residenteng 80 taong gulang. Dalawang ospital ang unang pinuntahan ng pasyente, pero tinanggihan siya dahil full capacity na. Natukoy na tinamaan ng COVID-19 ang senior citizen. Hindi lamang mga pribadong ospital sa lungsod ang hindi na kaya magpasok ng bagong pasyente. Pati ang Zamboanga City Medical Center na naging isang COVID referral hospital sa rehiyon, puno na rin. Nag-resign pa ang ilang health worker doon dahil sa pagod at pangamba sa COVID-19. Naghihintay man ng solusyon ang Zamboanga City na may 1,634 active cases sa ngayon. Ang hiling nila, isiilalim muna sana sila sa MECQ o GCQ. Sa Cagayan naman, bahagyang bumaba ang active cases sa Bagaw. 4 ang panibagong kaso, 6 naman ang nadagdag sa mga gumaling na. Base sa pagsusuri ng GMA News Research sa datos ng DOH, 47 provinces ang nagtala ng mas mataas na bilang ng bagong kaso noong linggo ng April 27 hanggang May 3 kumpara pa noong linggo ng April 20 hanggang 26. Ang ilan, 100 o higit pa ang lamang ng naitalang bagong kaso, kabilang ang Negros Occidental, Nueva Ecija, Tarlac, Bohol at Quirino. Patuloy man ang pagbabakuna sa iba't ibang bahagi ng bansa, matagal pa ang hihintayin bago makarami ang mga probinsya. Kaya mahalaga pa rin ang contact tracing o pagtukoy sa mga nakasalamuhan ng isang COVID positive. Marisol Abduraman, GMA News. May nalabag nga ba ng bakunahan ng Pangulo ng Sinopharm vaccine kahit compassionate special permit pa lang at hindi emergency use authorization ang ibinigay rito ng Food and Drug Administration? Wala raw, sabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo. Pero sakaling magkaroon ng adverse side effect ang Pangulo, mananagot anya ang Presidential Security Group o PSG na siyang humingi ng permit. 10,000 doses lang din ang binigyan ng CSP para gamitin ng PSG ang Sinopharm COVID vaccine. Kasama rito ang itinurok kay Pangulong Duterte. The PSG hospital takes full responsibility for it. Ang compassionate special permit kasi talagang walang evaluation yan or walang pinagdadaanan na evaluation sa FDA. So when we give a compassionate special permit, it is very clear, no, na wala tayong assurance ng safety, ng efficacy, tsaka ng quality.
I-turn over na ng DPWH National Kidney Transplant Institute ang modular hemodialysis facility na proyekto po para sa mga nagdadialysis na COVID patients. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie. Nasa loob nga tayo ngayon nitong modular hemodialysis facility ng NKTI. At makikita nyo nga sa aking likuran yung isa sa 20 dialysis station dito sa loob ng kanilang bagong pasilidad. At makapag-ooperate ng tatlong sessions ang bawat dialysis station na yan. Kaya naman 60 pasyente ang kayang ma-accommodate. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ang proyekto ay bahagi pa rin ng pagpapalakas ng healthcare system ng bansa. Para ang proyekto sa mga nagdadialysis na COVID patients, sabi ni Dr. Rosemary Liquete, ang medical director ng NKTI, maaaring aabot pa ng 2 linggo bago maging fully operational ang pasilidad. Iaayos pa rin daw kasi ang ibang aspeto ng pasilidad. Masaya ang NKTI na nagawa na itong modular hemodialysis facility na ang lugar ay dati raw hindi napapakinabangan dahil may illegal occupants. Mayroon din itong 16 na air-conditioned dormitory rooms na maaaring pakinabangan ng nasa 32 healthcare workers na tumitingin sa mga COVID patients. Pinasalamatan naman ni DPWH Secretary Mark Villar ang lahat ng nagtulong-tulong para maisakatuparan ang proyekto. Yan ang latest mula rito sa NKTI. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Napaka-importante po ng contact tracing sa COVID response, pero mismong contact tracing czar na ang nagsabi na malaking hamon sa kanila ang pagdami ng COVID cases. Kaya tuloy ang pagdagdag ng contact tracer sa Metro Manila kahit pa ang iba wala hong medical background. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Tutok na tutok at seryosong nakikinig sa orientation si Dominic Silvano, isa sa mga sumabak sa training bilang bagong contact tracer sa San Juan City. Walang medical background, kaya aminado si Dominic na wala siyang alam sa trabahong pinasukan. Pero determinado siyang matuto, hindi lamang para kumita ngayong pandemya. Gusto ko rin pumatulong sa lugar ko, sa San Juan, para mapababa yung kaso ng COVID-19. Natatakot din po na ganun, baka mahawa. Pero yun nga po, susundin lang po yung health protocol para po safe ka pa rin po sa gagawin mo. Pag natapos sila sa training, dagdag bilang ito sa 165 na contact tracers ng lungsod, bukod pa raw ito sa mga special contact tracers sa mga barangay. Kung hindi tayo magko-contact trace, ay manghuhula lang tayo kung sino ang itetest natin. Sa Quezon City naman, tuloy-tuloy din ang pagsasanay sa mga bagong contact tracer. Kabilang sa kanila si James, na natanggal sa dating trabaho bilang CCTV installer. Nasaan ang punang loob? Ayon kay Dr. Rolando Cruz, tagapamahala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, malaking tulong ang dagdag na contact tracer. Sa ngayon, nasa 2,600 na ang contact tracers ng Quezon City para sa populasyon ng lungsod na nasa 3 milyon. Hindi talaga enough yun, no? Para sa ganung klase ng dami ng kaso. So, hindi pa rin siya ideal, no? So, we will add more people para ma-reach natin yung 1 to 800. Pinoproseso naman na sa lungsod ng Maynila ang 657 ng mga bagong contact tracer. Dagdag sila sa 2,872 na contact tracer meron ang lungsod sa ngayon. We expect siguro by this week ay meron ng mga magsisimula na magtrabaho sa contact tracers around 1,000. Ay makakatapos na nung kanilang training na isasagawa ng DILG at ng Local Government Academy. Ayon kay Contact Tracing Czar at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kailangan sanayin ang mga bagong contact tracer at i-retrain naman ang 249,000 na dati nang na-hire. Aminado si Magalong na malaking hamon sa contact tracing ang pagdami ng kaso. Sa ngayon daw kasi, umaabot sa 5 hanggang 8, minsan pa nga isang dosenang kaso ang hinahawakan ng isang contact tracer. Ibinaba na sa 1:15 ang standard contact tracing efficiency ratio mula sa 1:37. We're just trying to be realistic about it dahil while our previous standard is 1:37, hindi ho talaga kayang abutin. Yung 1:15 pa rin ho, malaking bagay pa rin ho yan. Malaki pa rin ho ang impact po niyan sa ating pag-manage ng COVID-19. Aminado si Magalong
nananatiling weakest link ang contact tracing sa COVID response ng pamahalaan. Kaya nakikiusap po kami sa mga local government units na sana po tutukan yung mabuti. Marisol Abdurrahman, GMA News. At may tugon na nga po ang Food and Drug Administration naman kaugnay sa isinagawang Ivermectin Pan 3. At may ulat on the spot tungkol dyan si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Connie, hindi maaaring kasuhan ng Food and Drug Administration o FDA ang mga mambabatas na nag-organize ang Ivermectin Pan 3 noong nakaraang linggo. Ito ang nilinaw ni Director General Enrique Domingo sa parehong sa kanya ngayong umaga sa Kapihan sa Manila Bay. Ayon kay Domingo, ang nasa mandato ng FDA ay bantayan ang mga doktor, mga pharmacist o mga compounding laboratories na lumahok sa pamamigay ng Ivermectin at inirekomenda ito bilang proteksyon laban sa COVID-19. Ayon kay Domingo, walang jurisdiction ng FDA kina nakalusugan Party List Representative Mike Defensor at House Deputy Speaker Dante Marcoleta dahil na rin mula sa ibang branch ng gobyerno ang dalawa. Pinaimbestiga ng DOH sa FDA ang insidente matapos malamang hindi lehitimong reseta di umano ang inisyo ng mga doktor sa naturang event. Hindi pa raw natatanggap ni Domingo ang report ng investigating team. Ilan daw sa posibleng may kaso sakaling may makitang violation ang FDA ay dispensing of unregistered product, not following standards for compounding of drugs at iba pa. Inanunsyo naman ng FDA na mayroon ng 6 na mga ospital na nabigyan ng compassionate special permit para irekomenda ang ivermectin bilang COVID treatment. Gayunman, muling nagpaalala si Domingo na wala pang sapat na ebidensya na nagpapatuloy na pwedeng gamitin ang ivermectin bilang COVID treatment. Connie? Maraming salamat, Cedric Castillo. Ngayong may pandemic, hindi na lang plastic kundi pati mga gamit na face masks ang nakikitang palutang-lutang sa karagatan. Mapanganib po ito hindi lang sa marine species kundi pati sa mga tao. Narito po ang aking report. Dekada-dekada ng problema ang pagdami ng mga plastic na basura sa ating karagatan. Isang araw ang Pilipinas sa pinakamalaking source ng marine plastic pollution base sa isang pag-aaral. Ngayong pandemya, nadagdag dito ang mga itinapong gamit na face mask. Sa isang cleanup drive kamakailan ng isang grupo ng mga divers sa Batangas, samot-saring gamit na face mask ang kanilang nakita sa ilalim ng dagat, nakahalo sa iba pang mga plastic na basura. Mula nang magsimula ang pandemya, napansin na raw ng mga divers ang nagkalat na gamit na face mask na nakasabit sa mga corals. Pero tila lumalala raw ito ngayon. Kasi noon parang paisa-isa, tapos parang fresh pa yung mask. Hindi pa siya covered with moss. So madali siyang makita ng tao. Ngayon hindi na. You really have to have an eye for it. You really have to look for it. If you're not looking for it, you'll miss it. 200 kilo ng basura ang nakolekta ng mga diver na ito sa loob lang ng ilang oras. Marami sa mga ito, face mask. At dahil natatakpan na ng lumot, hindi raw malayong nakakain na ito ng mga isda. Bagay na hindi raw marahil naisip ng mga taong basta-basta na lang nagtatapon ng mga gamit nilang face mask kung saan-saan. It's not just in the ocean matatapos yan eh. Pag kinain niya ng mga isda at kinain natin yung isda, it will end up in our bodies. Bagamat malayo namang mahawa ng COVID-19 mula sa mga gamit na face mask na nababad na sa tubig alat, ibang panganib naman daw ang dulot nito kapag nakain ng mga isda. Dahil mahirap itong matunaw, nagiging microplastic sa mga ito at pwedeng manatili sa mga isda kahit linisan pa ito bago kainin. I hope talaga na hindi magkakaroon ng sakit brought about by microplastic ingested in our body. Dahil sa isyu ng plastic na basura na pinalalapan ng pagkakaroon ng mga gamit na face mask sa ating karagatan, nagkakaroon na rin daw ng panibagong pilosopiya mga divers na tulad ni Ross. Every dive is a cleanup dive. So that's a really big emphasis now on every diver around the world. Ang DENR nababahala daw sa presensya ng mga gamit na face mask sa ating karagatan. Dagdag daw talaga ito sa panganib sa mga marine species. We are advising the local government units to really enforce yung what is provided for under the Republic Act 9003. Ito yung pagkolekta, tamang disposal ng mga face mask natin. Nauna nang nag-utos ang DENR sa mga LGU na magkaroon ng hiwalay na basurahan para sa mga face mask. Paalala ng ahensya, simple lang naman ang face mask disposal, hindi tulad ng mga medical wastes galing sa mga ospital. Kaya pakiusap nila sa publiko, itapon ang maayos sa mga gamit na face mask o kaya ay gumamit ng reusable mask. Itong ginagamit natin, may requirement lang tayo na kailangan disinfect nila
and then pwede nila lalagay sa mga garbage bin, and then the local government will be collecting this garbage bin, so proper disposal into our landfills. Sa pagdinig naman ng Senado ukol sa pastilla scheme, nabunyag ang pagpupuslit ng ilang menor de edad pa Syria para magtrabaho gamit ang dinoktor na passport. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Pati mga menor de edad tina-traffic para magtrabaho sa Syria gamit ang mga peking passport. Ito ang lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children ukol sa outbound pastillas. Iprinisinta nila ang tatlong biktima. Ang pinakabatang si Lenlen, 14 anyos lang nang ipuslit pa Syria. Kwento ni Lenlen, dinoktor ng recruiter niya ang passport at pinatanda siya ng isang dekada para makalusot sa immigration. Akala raw niya Dubai siya magtatrabaho, pero sa Syria pala. Mahirap po yung trabaho sa SPO. Na hindi ka pa po nila pinapakain ng mayo sa sinasaktan ka po nila. Ganun. Anong klaseng banana kit? Sinasampal po, pinapalo, kinukurot, pinapal po nung pinaglilinis namin ng yung map. Ayun po. Tapos paano ka nakatakas? Tumalon po ko sa bintana. Second floor po yun. 15 anyos siya nang madala sa shelter ng embahada. Pero doon may masamang karanasan din daw siya sa isang tauhan ng embahada na sinabihan siya ng malalaswang salita kahit alam itong menor de edad si Lenlen. Sabi ni Lenlen, maraming kapwa menor de edad na nabiktima ng human trafficking sa Syria. Mas bata pa sa'yo. Opo. Mga ilan taon yon? Siguro 16 pa lang siya ngayon. Ah, 16 pa lang siya ngayon? So ibig sabihin parang... mga 11 siya, 11. Opo. Si Alias Aleya naman, inabutan na ng giyera sa Syria at nawalan pa ng passport kaya nagtagal bago siya nakauwi. Ang palaging sinasabi ng amo ko ay walang sasakyan kasi may giyera. At palagi akong naghihingi na sa kanya ng para padala ng perang magulang ko ay sinasabi niya ay mahirap magpadala ng pera. Sabi ng immigration officers at whistleblowers na sina Alice Sunchong at Dale Ignacio, meron daw nga mga menor de edad na kasama sa listahan ng pastilla scheme at marami sa kanila ang Muslim. Tingin ko po nakaka-influence yun dun sa bakit Muslims, yung Muslim women yung natatraffic dahil dun po nangyayari yung recruitment dun po sa rural areas ng Mindanao. Pero at the same time po, kung yung mga Muslim women po kasi is nakabelo po sila. And then minsan nga po, mata lang po yung kita. Mahirap po i-profile yung passenger kasi nakatakip po yung mga mukha nila. So it adds a layer of camouflage po. Mas madali po silang matraffic, mas prone po sila sa trafficking. Pag nakalista ang pasahero sa listahan ng pastillas, di na ito i-check at tatataka na agad ang passport. Ang Bureau of Immigration naipasa na raw sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon ng kanilang fact-finding committee para masampahan ang kaukulang reklamo. Tinanggal na rin daw sa airport ang mga opisyal na pinangalan ng sangkot sa pastilla scheme. Mula 2018 hanggang 2019, 203 suspected minors ang na-intercept ng immigration. The majority of the passports were issued by DFA Cotabato. And in fairness to the DFA, as early as 2018, nag-coordinate na po sa akin si DFA USEC Ariola requesting the immigration, requesting me to subject to strict scrutiny yung passports po issued ng Cotabato field office nila because they also noticed that may mga fraudulent, kasi na-intercept na nga rin po kami ng mga fraudulent acquired passports. Kaya tanong ng mga senador, baka naman may kasabot din sa Department of Foreign Affairs kaya nakakakuha ng peking passport ang mga menor de edad. Sabi pa ng isang NGO, talamak ang ganitong illegal na transaksyon sa Cotabato City. Ako po personally, I observe yung ayusan po nasa coffee shop a few steps away from the mall. Nakikita po namin, nagsiseminar po kasi kami doon sa Bagsamoro area. Nakikita po namin na may mga transaksyon na patong-patong yung folders sa mga applications ng passports. So, I think po dapat may secured yung location ng consular office. Dapat maimbestigahan ng mas mabuti ng DFA,
Philippine Statistics Authority at mga LGUs ang kanilang mga opisyal kung may kasabwat nga ba sa paggawa ng mga peking passports o di kaya'y kung may lumalahok sa mga kalakal ng human trafficking criminals. Malalim ang talon. Mukhang may korupsyon at kahinahinalang galawan sa iba't ibang sulok ng ating mga institusyon. Hindi ko sasabihin na imposible. Kung meron hong mga ganyang alegasyon, ay talaga hong siniseryoso ho namin. Talagang iimbestigahin po namin. Mav Gonzalez, GMA News. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy na magiging maalinsangan sa maraming bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, posible pong umakyat sa 40 degrees Celsius ang init factor ngayon pong araw. Maari namang umabot sa 42 degrees Celsius ang init factor sa Tuguegarao at Cabanatuan, 40 degrees Celsius sa Tagbilaran at Zamboanga, at 39 degrees Celsius sa Borongan at Cotabato. Kahapon, pumalo po sa 45 degrees Celsius ang init factor sa Dagupan, Sangley Point, Cavite at Dipolog. Ang ganyang katinding alinsangan ay posible pong magdulot ng heat exhaustion o kaya naman ay heat stroke. Kaya paalala po ng DOH, ugaliing i-check ang panahon bago lumabas. Magbaon po at dalasan ang pag-inom ng tubig. At para po dun sa mga siklista, magsuot syempre ng tamang gear at ng tamang damit. Pinaalis ng Philippine Coast Guard ang pitong Chinese vessels sa West Philippine Sea. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, pitong Chinese Maritime Militia vessels sa mga barkong nagpatanggap ng mga banging isda ang sinita ng Philippine Coast Guard nitong April 27 matapos mamata ang nakaangkla sa Sabina Reef, Palawan. May 73 nautical miles ang layo mula sa kalupaan ng Palawan. Pasok ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa videong ibinigay ng Philippine Coast Guard, maririnig na china-challenge at pinaalis ng isang babaeng Coast Guard personnel sakay ng BRT Cabra ang mga nasabing barko. Kasama sa mga responding Pilipinong barko ang MCS 3002 at MCS 3004 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Hindi raw sumagot ang mga Chinese kaya napilitang lapitan sila ng mga Pilipino. Pero habang papalapit, inangat na raw na mga ito ang kanilang mga angkla at agad umalis sa Sabina Shoal. Ayon sa security expert na si Professor Romel Banlawi, ang insidente ay patunay na kailangan nating magsagawa ng mga patrol at bantayan ang mga karagatan natin. Bawal ang ginawa ng China dahil walang pahintulot silang mangisda at mamalagi sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Pero hindi naman daw kailangan magpanik ang mga Pilipino at igiit lang ang ating karapatan at patuloy na maging mapagbatyag. Para iwas sa tensyon, lalong nagiging importante ani Banlawi ang kasunduan tungkol sa fisheries management sa pinag-aagawang teritoryo para maayos sa mga hindi pagkakaunawaan at maprotektahan din ang kalikasan laban sa illegal at overfishing. At yan, mula rito sa Campo Aguinaldo, balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Samantala, pumanaw na po ang veteranong kolumnista at mamamahayag na si Ricky Lo. Kinumpirma po ito ng kanyang kapatid na si Susan Lee pero hindi muna sila nagbigay ng detalye sa cause of death. Nakilala po si Ricky sa kanyang mga eksklusibong panayam sa mga sikat na personalidad pati sa kontribusyon niya sa industriya ng showbiz. Naging host din siya ng ilang Kapuso talk shows gaya ng Star Talk, Celebrity TV, Showbiz Stripped at Ricky Lo Exclusives. Nakikiramay po kami sa kanyang mga naiwan. First Yaya ang napiling theme ng batang si Marina Jerica Soliman o Ina para sa kanyang 11th birthday. Dati po, ang mga favorite na pong paggawa na costume is yung mga Disney princesses po. This time, nung nagsabi siya sa akin ng Little Yaya, sabi ko, sure ka? Sabi niya, opo, magusto ko pong maging Yaya Melody. Sa murang isip ni Ina, nakabuo na ng magandang impresyon ang karakter ni Sanya Lopez na si Yaya Melody. Kaya naman nang maisuot na niya ang Yaya uniform nito. Feel na feel ko po siya. Feel na feel ko si Yaya Melody. Siya yung nag-i-inspire sa akin kasi po dati, mayroon po akong Yaya. Siya lagi yung tumutulong sa akin.
Kwento ng kanyang ina, talagang nakatutok si ina sa first tiaya gabi-gabi. At sa kanyang kaarawan, hindi lang first tiaya uniform ang nakuhang sorpresa ni ina, kundi pati ang video greet ni Sanya. Hi ina! Kamusta ka? Happy, happy birthday sa'yo. Balita ko, ang gusto mo raw ay maging si Yaya Melody. Dapat naka-costume ka na pang Yaya Melody. Sana ay makita-kita soon at sana lagi ka lang safe and lagi ka pa rin susunod kina Mami Teddy. Lars Santiago, GMA News. Slaying si Blackpink member Lisa sa choreography lessons kasama ang NCT member na si Ten. Siniyaw ng Thai K-pop stars ang single na Kickback ng NCT Chinese subunit na Wavy. 6.7 million views na ito sa IG. Kasalukuyang mentor si Lisa sa isang Chinese competition show kung saan ipinerform niya at ng kanyang trainees ang naturang sayaw. Para sa kanilang 13th anniversary, may handog sa Showels ang K-pop group na SHINee. Ang special live broadcast na SHINee Day sa May 25. Pero bago yan, may handog na mini album na Advice ang miyembrong si Temin sa May 18 bago ang military enlistment niya sa katapusan ng buwan. Aubrey Carampel, GMA News. Kinilala bilang outstanding dramatic actress si Kapuso singer Francesca Farr sa Demi Show Film Festival sa Amerika. Para yan sa kanyang performance sa short film na Harana. Nabigyan din ng pelikula ng Outstanding Music Award. Sa IG, ipinasilip ni Francesca ang kanyang reaction nang manalo siya. Thankful din siya sa natanggap na parangal at sa production team. Dedicated aniya sa mga Pilipino ang bagong achievement. Aubrey Carampel, GMA News. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Raffy Tima, ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.